sabi mo sa kanya nung makita mo siya? Bakit ngayon lang kami nagkita? Ang dami gusto kong itanong na hindi mo masabi sa kanya. Noong nakaraan, ay naibahagi sa atin ang kwento na lumalarawan sa buhay ng isang anak na 25 taong nahulila sa kanyang ina. Dumaan ang mga unos at hamon sa buhay. Nagpakatatag at hindi nawala ng pag-asa upang muling makita ang kanyang ina at ilang kapatid. Sa hindi inaasahan sa panahon ng pandemya, dulot ng COVID-19 at sa tulong ng makabagong teknolohiya, sila ay muling nagkita at nagkakilala, maging ng kanyang mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating programang Larawan ng Buhay, muli ay tunghayan natin ang kwento ni Lorna. Ano yung naramdaman mo nang magkita kayo? Nung unang kita ko, parang tuwang-tuwa ako na hindi ko ma-express sa kanya na masaya-masaya ako na nakita ko siya. Tapos parang ang lungkot-lungkot na ang daming panahon na hindi kanina nakasama niya. Dapat kahit hanggang sa uli na hindi namin Sabi na sa isa't isa. Niyakap ka ba agad ng nanay mo? Or? Parang distansya muna kami dalawa kasi hindi pa kami ganun ka-close. Ganun lang po muna. Pero nang bagos kami maghiwalay, ano po siya, iyak daw siya ng iyak. Pero hindi na kami nakapagpaalam. Pero at hindi ka nagpaalam? Hindi po kasi kami nag-banding mismo sa krahin. Parang hindi kami ganun paka... Parang napakalaki nung agwat nung... Hindi nyo malaman kung ano yung gagawin nyo, magyayakapan ba kayo, or the time na sasabihin mong ina, ikaw pala'y buhay pa, parang ganun, di ba? Parang gusto ko magdaming itanong na hindi mo masabi sa kanya. So, ano lang ang nasabi mo sa kanya nung makita mo siya? Bakit ngayon lang kami nagkita? Bakit ngayon lang? Ang dami gusto kong itanong na hindi mo masabi sa kanya. Kamusta ka na? Parang ganun. Sa kamusta yung mga kapatid ko? May mga bago na pa ng kapatid na ang sarili sa amin natin. So, ngayon na nagkita na kayo, naiyak tuloy ako sa inyo. So, nung ikaw ba'y umuwi, naisip mo ba or sinisi mo ba ang nanay mo na bakit hindi ka niya hinanap? Or ang tatay mo, bakit hindi ipinaalam na buhay pa pala ang nanay mo at andun lang sa nasubo? Ayon din sa mga kapatid ko, hinanap daw nila ako matagal. Kaya sa Facebook daw, lahat ng ka-epibido ko, hinanap daw nila kahit hindi nga lang ano. So, ibig sabihin sa Facebook sila ako sa Facebook lang. Kasi wala naman lang din ang contact ng bata tapos sa kanya. So, ilang taon bago mo nakita ang pamilya mo? Noong ano lang po, October 31, 2030. Pero ngayon ilang taon ka? Ilang taon ka nang mawalay sa kanila? Mga 20 years, 1998 kasi ako nakaalis doon. So, ilang taon ka nun? Hindi ko alam kung 7 or 5. Pero ngayon, ilang taon ka na? 13. So, ang tagal. Ilang taon din, no? So, ngayon, ano yung masasabi mo na hindi mo masabi sa nanay mo? Na bakit ngayon lang, sa tagal ng panahon na nawalay kami sa isa't isa, tapos ngayon, nung nakita kami, parang wala pa rin siyang time sa akin kasi may mga pamilya na din sila. Parang wala rin pa rin. Parang hindi ko pa rin pinanlamin nanay siya sa akin. Hanggang ngayon? Opo. Kasi hindi nga lang nagtetext, uy, kamusta ka na anak? Miss na miss na ka doon, mga ganun. And wala pa rin. Sa mga kapatid mo lang? Opo. Or sa palagay mo, malayo ang loob sa'yo or dahil sa busy lang siya sa bago niyang pamilya? Hindi ko naman po masisisi na malayo kami.
kasi kasi ang dami panahon din na nawala sa amin. Ngayon bumabawi ako sa kanila na lagi ako pag-abuan nandoon. Gusto ko makasama sila pero lagi silang busy sa ibang bagay. So ano sabi ng tatay mo pag ikay pumupunta dyan? Sinasabi na, oh Lorna, huwag ka na pumunta dyan kasi hindi ka naman nila pinapansin. Ako talaga nagpo-fortune na. Na pumunta? Bigyan talaga ng time sila. So ano sabi ng tatay mo nung lagi kang pumupunta dun? Naman lagi. Minsan natakas kasi ako pag ano. Pumupunta ka doon? Ako, na hindi alam ng tatay ko. Nanay mo kung bakit hindi ka... Oo, yung mga kapat mo kasi sabi hinanap, di ba? So, ang nanay mo, hinanap ka din ba niya? Hindi. Pero sabi ng ate ko, hinanap din po. Hinanap ka. So, ang buhay mo, Lorna, ay lumalarawan sa iyong nakalipas. So, ngayon kasalukuyan, ano yung maipapayo mo sa mga katulad mo din yung naging karanasan? Maipapayo ko lang sa mga katulad ko na anak na parang namumulila sa magulang tsaka sa mga kapatid na huwag magtatanim ng galit sa magulang kasi minsan lang tayo magkapamilya na buo. Sana huwag natin kalimutan sila kahit na nagkalayo ko na ng matagal na panahon. Tsaka kung magkita man kayo ulit, sana doon yung pagmamahal niyo sa isa't isa, hindi mawawala yun. Okay, maraming salamat, Lorna, sa iyong ipinahagi sa ating mga kababayan ng iyong naging karanasan. So, mga kaibigan, isa pong larawan ng buhay ang inyo pong napanood sa mga sandaling ito. Tulad po ng sinabi ni Lorna, kailangan po na kapag ka nagkita-kita ang pamilya na nagkawalay ng matagal na panahon, andun po ang pagmamahal at hindi ito nawawala habang panahon. Sa mga susunod po nating episode, ay muli po nating maipapakita sa inyo o matutunghayan ang isa na naman pong larawan ng buhay. Marami pong salamat. Ako po si Jet Claveria.